morning po. Gandang umaga po sa ating lahat. Nandito ako ngayon sa aking kusina. Nagluluto po para sa pananghalian. Ano po? Kaya magluluto ngayon. Kasalukuyan nakasalang ngayon yung ulam natin na munggo. Mag-ulam tayo ngayon ng munggo. Katapos, sasawgan po natin ng dahon ng ampalaya. Andito po. Andito po. Nakasalang. Andito po sa aking tulang. Andito po, nakasalang. Kino po? Ito po, ako ay nag-uugas ng bigas. Ako ay magsasaing. Ito po ang dahon ng ampalaya. Isasawag ko sa aking nilulutong munggo. Ayan o, yung munggo po natin, nakasalang. Ayan, nakasalang pa yung munggo natin. Ito po yung dahon ng ampalaya na isasawag po natin doon. Napakalinam lang po ito. Alam nyo po ba kung anong benepisyo sa ating katawan itong dahon ng ampalaya? Ito po ay source ng vitamin A, pampalinaw sa ating mga paningin. Tapos sa mga diabetic patients na yan, pwede po ito na kainin o ulamin ng mga diabetico, lalo na sa mga nagkakaroon ng diabetes mellitus type 1 and 2. Ito po napakabisang gamitin ninyo sapagkat ito po ay pinopurify or dinidetoxify yung dugo natin, nililinis, cleanse, dinidetox yung mga dugo natin ngayon. Ito pong ampalaya nito napakabisa, lalo na sa mga diabetes patients. Sabi ko nga, ngayon ito po ay magsisilbi para i-lower or ibaba yung glucose or blood sugar sa ating bloodstream, sa ating dugo. Ayun, hayaan nyo po yung bitter taste o mapait na lasa kasi po unang-una, ito po yung ibinigay ng Panginoong Diyos na lasa nito mapait. Mapait talaga, opo. Pero huwag nyong pigilin o huwag nyong maliitin itong bisa ng ampalaya na ito sapagkat ito napakabisa sa ating katawan. Ganon din po sa mga mabababa ang mga dugo, sa mga anemic na yan. Napagaganda po ito pandagdag sa dugo natin.
sa mga anemic patients na yan, mayroong mga anemia, mga anemic patients na yan, napakabisa itong daw ng palaya. Not only that, marami pa itong health benefits sa ating katawan. Unang-una po, pag nagulam tayo ng ampalaya, number one, sabi ko nga, dinidetox, cleanse yung blood natin, yung dugo natin ng marumi. Kaya po nagkakaroon ng high blood ang tao kasi, kaya nagha-high blood, tumataas yung pressure ng dugo. Unang-una, yung dugo nila, aminin at hindi nila, napakarumi po yung dugo ng mga high blood na yan. Kasi nga po, unang-una, doon sa mga kinakain nila, mahilig silang kumain ng baboy, baka, manok, alimango, limasak, talaba, tahong posik, kaya ayun, mga lason na. Tapos wala pang exercise, kain ng kain, tulog ng tulog, anong mangyari sa katawan nila? Talagang tatas yung pressure ng dugo nila. Kaya ito po, pagpapatuloy natin ang paghimay dito sa daon ng palaya, isasag po natin doon sa niluluto po nating munggo. Ayan. Hello po, gandang umaga, tanghali, gabi. Ito po si Kasam. Kasam, don't forget to subscribe on my channel, Kasam Vlogs TV. Dito po, para naman ma-update kayo sa mga videos ko na i-upload ko. Hello po, sa mga kababayan natin po dyan sa abroad, sa mga lahat ng dako ng mundo, lahat ng dako ng Pilipinas. Dito po si Kasam, Uncle Sam. Don't forget to subscribe again on my channel, Kasam Vlogs TV. Yan. Continue po. Pagpatuloy natin ang paghimay. Okay. Manood lang po kayo. Manood lang. Some blue, weeping like a willow. Send me the pillow that you dream of. Don't you know that I'm still care for you? Send me the pillow that you dream of. So darling, I can dream over it too. It's night while I'm sleeping, oh so lonely. Send me the pillow that you dream of, so darling, I can dream on it too. Send me the pillow that you dream of. In time, I find that I. Send me the pillow that you dream of. Sa kasalukuyan po, dito pa po hinihimay-himay ko itong daon ng ampalaya upang isaob po natin dito sa ating nilulutong munggo. Yan, para po sa pananghalian. Ampalaya! Ampalaya! This is the bitter melon.